yung finalist, matagal ko na kasi sila napapanood eh, MJ tsaka Shanti G yan. Mula sa, ano pa, sa Motus, sa mga laban nila sa Motus, matagal ko na sila napapanood. And sobrang solid din, talagang nandun yung, ano ba, yung gigil nila at yung kung paano sila maglarag ng punchlines, ng yung aggression nila sa battle, kitang-kita na nandun. And nakaka-excite na makita kung paano maghaharap yung dalawa. And lalo finals pa to yung magiging laban nila. Shanti Gian versus MJ, parehas solid. Kasi parehas nilang deserve na makaabot ng finals. Pero kung susumahin aggression ni MJ tapos umaagresyon na rin kasi si Shanti Gian ngayon, medyo digdigan sila ngayon. Para sa akin, kailangan natin pakinggan to kasi dalawang solid na naman maglalaban. At ayun, abangan nyo lang. Yo, solid na bakbakan to. Finals ng Versa Epico 3. Tanga solid ng mangyayari mamaya sa finals. At yun, good luck sa dalawang maglalaban mamaya sa MJ sa Shanti Gian. Solid yung parehas. Parehas silang ano. Parehas silang nandurog ng semifinals. Kaya asahan natin na mas malakas pa yung expectation nila ngayon. Ay yung performance nila ngayon, dalawa. Yo, expectation ko sa MJ tsaka kay Shanti Gian. Nung pinanood ko sila ng mga nakaraang battle nila, sobrang lupit nila parehas eh. Kaya sa tingin ko ngayon talagang digdigan ang bara. Talagang dito nila ibubuhos lahat ng mga natutunan nila sa liga tsaka sa iba pang liga na nabibilangan nila. Kaya expected ko sobrang lakas ito magiging finals ng Scene Zone. Bilang host, saksihan ko parehas kung ano yung mga in-improve nila mula sa Scene Zone pati sa mga battles nila sa Motus. So una tayo kay MJ. So yun, andun palagi yung aggressive. Kaso tingin ko nag-improve yung pen game ni MJ dahil mas detalyado siya umanggulo. Tapos ganun din yung mga laro sa sulat niya. So ngayon, inaasahan ko na mas ma-improve niya pa yon ng mas malakas at maging effective sa crowd. Kay Shanti naman, ayun din, ganun din para sa akin. Parehas naman silang aggressive eh. Tapos, maano rin yung delivery nila, malutong. Pero yung pen game rin ni Shanti Gian, lalo nung semifinals, dahil siguro sa dami rin ng maliit, naging motivation niya yun para mas mag-igihan yung paghahanda, lalo na sa pagsusulat. So yun, sana tumodo yung dalawa mamaya. Kung sino man yung manalo, parehas deserving yan dahil hindi biro makaabot ng finals para sa akin. So yun, bahala na yung pressure mamaya mga tol. Good luck Shanti Gian, MJ, deserve niyo yan parehas. Yeah. Scene Zone, reklusyon, huling laban ng gabi, Best Epico 3 Finals, magingay tayong lahat para sa lahat. Maraming salamat sa Luna Mare, KTV Bar, para sa venue, kay Sir Mark Hewson. Sa magpapatuloy, maraming salamat. Shoutout sa lahat na pumunta dito, sa mga tropang Motus. Siyempre, Tacoma PH, kay Pinkman, kay Gino Di Castro, at sa bagong baby nila, FTS, From the Streets, Dogtown Records, at M. De La Cruz. Maraming salamat. Mag-iay tayo ulit lahat para sa ngayon gabi. Sa kanan ko, galing pang General Trias Cavite, makingay tayo lahat para kay MJ! Yes! Yo, MJ, shout sa Motus Battle League, syempre. Scene Zone, kay Shanti, syempre, sa Henley, sa Young Guys, sa Gubasco, tsaka sa trabaho, syempre, sa Pancake Kausen Mulito, tapos sa girlfriend ko, syempre. Yun! Yeah! Sa kaliwa ko naman, galing pa ng Valenzuela! Para sa inyo, magingay tayong lahat para kay Shanti Gian! Shout out muna, MOE, Peiro, Henley, Motus Battle League, Code C, tsaka nag-sponsor ng cup ko ay Madam Mitch Montaliana, tsaka sa mga tropang nanood kay Carl, Leonard, Jocelyn, Lorraine, tsaka sa tropang nasa Dubai kay Art Acosta, tsaka sa girlfriend ko, Patricia Mendoza. Good luck sa atin! Yeah! Shout out sa Henley, syempre, sa Motus Battle League, maraming salamat. Dahil kung wala kayo, kumbaga ano rin, pagrespeto na rin. Pero ito, nanalo ng coin toss, si Shanti Gian, pinili niya mauna, Versa Epico 3, Finals, 7 ang urado, unang banat, Shanti Gian, pakinggan natin to! Oh. Ah.
madalas mag-choke. Yan yung tema ng laban kung susumahin. Pues kahit anong sigaw iyong gawin, di yan naabot kukulangin kasi yung scream na ginagawa mo pang comedy. Pues di nakita bubuhayin. Pagkatong choker, mala Anderson Silva. Kasi malamang to, durog sa akin. Kapatid siya ng Flip Top MC. Pero still, unbothered. Paano pa na-chismis ng dala niyan? Ganong laro kanyang na-master. Puro stretch pa yung mga banat. Para naglaro ng Chinese garter. Saktong kuya mo nga si Juan Lai. Tutal sumunod sa pagiging sinungaling. Paano nung laban nila ni Ralphson? Kasi may dinali raw sa Bicol. Yung tao, ginigit na niya. Nababaliw ka ba? Naaaning kaya? Ganong itsura papatulan ng babae? Nag-iisip ka ba, tangina ka? Pangit-pangit nun eh. Tsaka, sa mga di nakakalam, tinalo niya si Choi Fak sa ibang liga, pero yung performance, ang lame dude. Itong Bonac, sagad kong mag-angas, pero yung performance, yung crowd doon, sobrang bias. O di ba great move? Parang nakaraang halala lang yung senaryo at yung mga tao, lahat same sus. Kasi nasa harapan na yung Fak, nagawa pa rin ibandera fake news. Sa ganung laro ka na nasanay, chismisan. Hindi pang henyong katha. Palyado yung pandar mo, para Montero lang ya. Mga napapaniwala mo lang, mga usiserong madla. Ah, kaya pala MJ, kasi bulero ka nga. Nung nalaman niya ako nanalo nung semis, di niya matanggap. Feeling ang galing niya. Kasi wala raw siyang mapapala sa akin, kasi ako raw ay mahina, tangina. Ano di ako tinik sa lalamunan mo? Kaya yung gusto mo sariwa, naghahangad na ng big fish tong pabida porque may nadagit siyang balyena! Oo si Aubrey, dinamay ko na siya, ano, over ba men? Walang wala na ba? Kasi nung pinatulan mo siya, naging loser ka rin. Anong MJ na scorer? Pweh! Baliwala yung puntos, ngayon siya yung na-murder sa akin. At di basketball, tinutukoy ko pag sinabing ako yung mass shooter sa amin! Pero hindi, Sicilian Gambit Killer yan. Yan yung binansag sa kanya pagtapos talunin yung mga derting miyembro. Lumaki yung ulo nito ni Loco kasi yung mga video nag-trending pa po. Pero ibahin mo ako sa kanila. Yung mga member nung tanga, di mo ako mabibasic bano. Kung umuubos ka ng Sicilian Gambit, pwes ibang SG na to. Kasi tong Shanti, malayan, ganito ka, matchup ko, that's what. Kahit tumawag ka ng backup, walang takas pag na-armbar. Di maliligtas ng life hack, wala rin buenas kahit may trump card. Manalo tong MJ, walang slight chance. Playing years na sa Wizard. Kaya magretiro na MJ, yan ang maigi na play. Manahimik ka na lang sa kuta mo na parang NPA, di ka na makakasabay sa game. Ako, I can do this all day, may bagong hari na sa liga, call me LBJ. Ano? Bano pa rin ba ako sa paningin mo? Pwes tagilid ka kung ganun. Inalintulad ko ng sarili kay Invictus, yun ay sadya din nagkataon. Kaya sige, tahol! Sigaw ka lang hanggang mamaos, pero di na kailangan magpatol. Kita naman na sa finale yung may husky na tunog, hindi nang kaya magkampiyon! Awesome. Yeah! Let's go! Kitang-kita nung ayon, napatay itong rapper. Talaga namang merong kinantot si Casper, si Ralphson doon ah. Tanong mo pa kay Casper. Kaya paano papalag anong panama nito ngayon? Dinamay mo pa si Aubrey, matagal na kaming tapos noon, kaya ikaw naman yung tatapusin ko ngayon! Utang ina mo, ano? Diba? Ribat pa lang, alam mo naman talagang madadama to. Oo, inubos ko yung buong SG, kaya anong panama ng isang SG na to? Ano? Kinangina mo, may ano pa to sinabi? Wait lang ha, re-ribatan mo lang ha. Meron pa tong sinabi. Gago to, puta. Huwag mo akong sabihin na may kabit ha, maya ka naman sa yung tropa. Kilala niyo yun? Yo! Kilala nila yon, hindi niya kilala yon. Yo! Namali ako ng predict ng semis! Leche!
kasi ano sila, no? Champion kasi ako. Namali ako ng predict ng semis! Leche! Nakaka! Namali ako ng predict ng semis! Leche! Kaya talagang nakakahiya! Kasi kala ko naubos ko na yung mga tangang SG! May natitira pa pala, oo, tanga! Bobo at mahina ka pa, boy! Tangina mo siya, anti, mas banu ka pa kay Makoy! Tapos sa akin magsisiga! Aba, sino ka, hoy? Malas mo lang kasi sa kapatid ka ni Ace na kay paglaro na nga, boy! Kaya umanda kang matarang! Sa init ko ngayon, di lang lapnos yung dadanasin! At sa amats kong dana, di mo kayang makipagnormalan sa akin! Kasi laging loaded pag nasalang tsak kalaban ay sunog sabog na nga rin. At tandaan mo, shanty ka lang! MJ ako! Alam mo na dapat kung sino mas dope sa atin! Oh, nadarang! Amats! Normalan! Loaded! Basic! Lang na punchline to! Pero pangakong di mo magugustuhan ngayong nilabas ko na yung pagka-bad type ko! Kaya kamusta? Yung paghahanda mo, malamang madaming nagambag na nakadikit mock-up. Andyan yung Tacoma! Unknown! Para madali mong makamit yung champ. So ano naman, kung tinutulungan ka nila Eds at Terdy, hoy, ikaw lang yung target, Brad. Pagkat walang paki sa pula at asul, saluhin mo tong cold-blooded shot, hoy, bobong wak! Na may hinig pagtripad si Makoy, di naman kayang labanan. Panay ang trip kapag nakatalikod, takot naman tumira ng harapan. Bakit? Magaling ka ba? Magaling ka? Kung makapanglait ka, di ka naman kalakasan. Eh buti pa nga si Makoy, nakapag-champion na! Ikaw, di mo yun magagawa! Tapos ito na yung dark horse nyo! Dark horse? Tangina shit, yabang! Ulul, kaya ka lang tinawag na dark horse kasi mukha kang tikba lang. Ito, gawin mo yung tambin. Pero di mo ako matatakot sa dami ng nilalang na nakainkwentro. At kung ikaw tikba lang ako sa ten mo, nag-aapo yung elemento, kaya mali. Kanang napiling katong gali, kahit saan mo padaanin. Dahil alam mo naman delikado makipaglaro sa apoy. Ba't nakikipaglaro ka pa sa akin? At saktong nagtagpo yung landas natin, malabo ka na, Brad, makabalik. Ngayong ikaw naman yung pinaglalaruan ng apoy, itong tikba lang naman magbabaliktad ng damit. Kaya ano na, Mr. Dark Horse? Sige, lahat ng papuri sa'yo na. Buo mo tanggapin. Balihin mo lahat ng expectation nila, ha? Kasi ikaw yung di akalaing makakarating. Pero pag di mo nagawa yon, tangina, mabibigla ka at di mo gugustuhin. Kasi kung ikaw yung dark horse, ako black sheep, magugulat ka sa mga kaya kong gawin. At bago ko tapusin tong round 1, gusto ko lang sabihin na ibang klase na kaayupan ko. Kaya wala akong pake kung dark horse ka. Walang kaba yung kalaban mo. Yo! Pinuna na naman yung picture ko. Picture ko na naman, ginawang katatawanan. Mukhang hindi ka nadala sa last battle ko, iho, kaya dapat lang isa ko to. Paalala ko lang sa inyo, yung huling tangang gumawa niyan, tinalo ko! Tangina mo, mas nagpapalabas ka pa ng kung sino-sino? Tangina mo, abnoy. Black sheep daw, pero yung katawan, pambaboy. Tangina mo. Yo! Tapit ka, tol. Nung laban nila ni Therapist, may napansin lang ako na error. Bakit ba sa tuwing bumabanat ka, parang katatapos mo lang sa 8 hours na labor? Si Idol, hapong-hapo sa daming moves na ginawa. Pero di pa rin ma-reach kanyang best form. Kaya anong Michael Jordan? Baka Michael Jackson? Kasi ang likot mo mag-perform. Paano? Pupuesto rito, pupuesto ron. Hindi mapakali, dapat sa'yo ay kinakaltukan. Ika'y nag-misto lang TNT, palipat-lipat ng lugar! At speaking of therapies, all 3 rounds kang binadibag, pero yung resulta di matanggap, kaya hanggang ngayon dumadaing. Trauma yung inabot mo sa laban at di kalaunan, na-depress ka rin. Binaliw-baliw ka lang niya, main. Inaning ng inaning hanggang mundo mo dumilim. Ironic lang na nag-therapy session na, pero di ka pa rin gumaling!
Buti pa yung kuya mong si Wanlay Ace nakapag-flip-top na. Ikaw sa underground na natiling bano. Napag-iwanan ka sa karera habang siya nakitaan ng potential sa laro. Kaya kahit di mo aminin sa... Alam kong inggit ka sa tagumpay niya na tinabo. Kasi si Ace yung kuminang dahil yung pagiging magaling alas sa'yo. Paano nag-wordplay mo ang gulod dyan? Sabi niya sa labang kay Jem. Ha? Pinilit mo yung Duralight sa Duralight. La? Why? Pwe! Kalatang may masabi! Mahinang atake, pang shit yung buga. Hindi na nga tumama yung mensahe, tas inispit mo pa, tanginang yan. Tanginang yan. Kaya wala akong pake dito sa arrival, porque sa finals nakatungtong, sa kadahilan ng na-hype ka. Pumipiyo ka lang kasi kada laban, kaya yung mga tao, interesado, kahit wak na tangina. Hindi ka naman deadly, sir. Meron akong evidence na siguradong babasag sa vibe niya. Tangin na papatalsik mo lang yung laway mo at kitang-kita yung saliva! Tapos meron pa, sa laban din nila ni Jem, bandang second round, gumawa ng desperadong move yung gago. Pinalabas pa talaga si Jester sa round niya para yung crowd mapatawa. Sus, ang labo. Para manalo sa duelo, ginawa mo siyang pain. Kala niya siguro yung naisip niya, ang cute, ang kaso. Wala pa rin silbi ang dalawang J kasi di naman nahook yung mga tao. Di naman nahook yung mga tao. Kaya magpapalabas ka na lang kasi si Jester pa. Diyos ko, gagaguhin, babaguhin sa akin. Diyos ko, gagaguhin, babaguhin sa akin, aabutin to. Matutulad ka lang kay Jester, natatalunin ko. Kaya ano, yung mga tira ko pasok, kahit petix lang. Sure na GG yan sa sinasabing piling Apex lang. Kasi pag ako naging JJ, sure ang shot parang Helter Brand. Napunta na naman sa basketball. Pero yung tema di pilit. Itong overweight, malabo mag-operate pag ako na nag-overtake. Hoy, taba! Di tayo same. Ikaw ay out of shape at yan yung pinaka-legit. Buti pa yung motor mo kondisyon, ikaw hindi ka physically fit. Porkit mataba, yamado na sa laban. Diyos ko po, mali yan. Oo, payat yung kaharap, pero huwag magpalinlang. Hindi ka heavyweight par. Ikay naaaning lang. Hindi porkit siya yung mataba, eh siya na yung mas matimbang. Tangina mo, bonjing. O sige na, ako na yung patpatin. Di lang halatang nag-workout dahil sa katawan ko na payat. Marahil tingin mo rin sa akin lang pa o kaya adik sa bato na nalulong na ng sagad. Oo, nagsusunog to pero kilay. Sa paratang hinay-hinay sa akusasyon mo, ikay wrong na agad, Brad. At di exercise tinutukoy ko pag sinabing magbe-burn ako ng fat. Ano, puro taba? Ano, fat? Puro fat jokes? Malamang. Swak lang yung angle kasi matutuhog na ngayon sa aking kamay ka mamalasin. Nakadadana ka matalo sa finale, karumal-dumal sasapitin kasi yung bracketing parang barbecue. At ako'y gutom na nga rin. Saktong nasa dulo yung taba at yun yung huling makakain. Yo, party na! Nang babati siya yung pa! Kala niya malulugi ako. Lakas mo mong bandi siya, eh. Tangina mo, mukha ka ng aso. Kilala mo si Panda? Aso ko yun. At alam kong alam mo yun. At ang, mas masakit doon, mas naliligo pa sa'yo yun. Kinuha na kanila, di ba? At tinamay pa si Wanlay Ace! Talagang mapapatid to! Ba't ako maiingit dun eh? Proud nga ako sa kapatid ko! Pangina mo, ano? Ha? Mali ka ng ano? Mali ka ng impong nakuha. Kanino man nakuha yan sa mga SG? Tanga ka talaga, pre. Ano pa yun? Basta may sinabi pa daw eh. Buti pa daw si kuya nakapag-trip-top na. Eh ano naman ngayon? Huwag kang mag-alala pag nakapasok ako dun. Di ka tayo shoutout dun. Yo! Siya nga pala! Ah! Si Shanti! Yung mag-aangat daw ng lyricismo. Ha? E di ka nga marunong gumawa ng music, kaya anong silbi ng pagka-lyricismo? Tapos bukang bibig niya pala, papalagi, iangat ko yung L, iangat ko yung L. Nagpapatawa to. Pero kung hindi mo napipil na may aangat mo yung L, ipapadama ko. Season game? Yeah! Pag-usapan naman natin yung pagiging battle MC na itong ulaga. Maigit 4 years
na siyang lumalaban. 4 years. 4 years. Di pa rin marunong tumugma. Kasi sabi niya nung laban niya kay... Kasi nung laban niya kay LCP, ni-rhyme niya yung nagmumulti ng mahaba sa pumuputrip ng mangga. Ha? Nagmumulti ng mahaba, pumuputrip ng mangga. Galing! Pampliptapan! Ang kaso, walang kumagat! Paano bang asim ng letrahan? Tapos sabi niya pa kay Owen, oh, tinalo ka ng tunog robot. Pinagmukhang tanga, hindi nakagante. Partida, si Balasi pa yung walang boses nun. Pero ikaw yung walang sinabi. Tapos nag-joke, siya na yung walang nasabi. Tulong isang puta! Ayun, hindi nakaimik si tanga. I-rhyme pa naman yung hindi nakagante sa walang sinabi, mananahimik talaga. Kaya ano pang dapat patunayan na sabihin na itong gagong bano? Kung hindi ka nga marunong mag-rhyme, kaya paano mo maitutugma yung pagiging champion sa'yo? Habang ako, nilaglag ko yung Big Fish Tour na. Sinilid sa dilata pa nga. Tapos sino to? Shanti? Isda yu? Pes mamamatay ka rin ng dilatang mata! Ano, di ba? De, pero tinali niya si Jericho. Nag-nameplay pa yun mga bay. Ni-nameplay niya yung Rico yan sa Jericho yan para makonect niya yung linyang patay. Kaso walang nag-ingay. Parang may pinapatulog na bata. Pinilit mo ba naman yung Jericho yan sa Rico yan? Hoy! Binabangungot ka ata! Kaya gising! Ako na bahala sa sleep paralysis mo. Makakatulong to pagtapos. Kasi pag tinalo kita, ewan ko na lang kung makakatulog ka pa ng maayos. Ay, teka. May nakalimutan na ata. Rico yan. Ayun! Naalala ko rin! Kaya talagang sasabay to! Kaya talagang sasabay to! At kung hindi... At kaya talagang sasabay to! At kung nakukulaan ka sa mga bar, eto, na-include din! Dahilan ng pagkamatay mo! Wala ka nun, hindi ka marunong kasi mag-wordplay, bobo. Dahil ang pagkamatay mo! Pero speaking of patay, dinamay niya yung tatay ni Jericho na patay. Ganyan kakabano. How ironic na sa teknikalan, di mo na nga kayang sumabay. Puta Paul ka pa maglaro. Puta pa, ano para mabuhay lang yung rounds? Dinawit mo yung tatay niyang patay? Isa kang bullshit guy. Kasi nang damay na nang haligi ng tahanan para makabuo lang ng solid lines. Kaso hindi yung solid. Alam mo kung ano? Yung tigas na mukha mo. Dahil bago mo sana ginawa yun, inisip mo muna kung pinakitaan ka ng masama nung tao. Galawang desperado. Galawang ang pinakisamaan ka ng maayos. Ano para sa pera? Ganyan yung sinukli mo? Okay, sige, yung cash prize, sa'yo na repa! Ha? Ah, sa'yo na repa! Pero tanda mong hindi nabibili yung respeto! Kaya parin Eko, ito yung bawi para sa ginawa niya sa'yong pangmamaltrato. Kaya pinapangako ko sa'yo parin na hindi ko ibibigay sa kanya yung kampiyonato. Pero kahit ganun, Shanti... Natawa mo nga talaga nila, pre, oh. Pag sinasabi yung mahala mo. Pero kahit ganun, Shanti, kaibigan pa rin kita, katropa at kahinli ko. Pero huwag sana mangyari sa'yo yung ginawa mo kay Jericho. Let's go! At Gia, magigyan natin! Let's go! Lang. Ah! Sinisita pa yung mga linya ko! Tas yung crowd naman nag-react. Ano? Eddie-like nyo na siya. Sorry na. Huwag na kayo magalit. Tinanay ko lang naman kung pwede style kong dala, tanga. Pwede style ako. Tanginang yan. Nagtawag pa ng ibang tao. Yung tinalo ko pa ang puta. Bano. Nagsama kayo. Yo, gang! Yung lang. Ah, tinalo ka nito si Samotus. Ha. Pinakitang tanga ka. Gigil na gigil, pero di siya sineryoso. Diba nakakatangina? Yung kalaban mo nun, sabog na sabog, kitang-kita. Di ka binigyan ng halaga. Paano pagtapos sindihan yung MJ? Ayun, tamang tawa talaga. Payag ka nun? Pinagtripan ka lang ng kamukha ni Kuya Jobert? Tangina, kawawa ka naman. Ikaw yung napili niyang content, ginawa kang katatawanan kasi
pinagtripan lang nagawa itong kawawang bata. Inakalang isi lang piling batak kayata. Luslos ang tina mo po talakas ng tama na bigatan siya rin sa ton. Paano din niya kinaya? Ha? Nung laban ni Vicente JN, nakisabat to. Sa ginawa mong yan, makakatay ka, Brad. Doon pa talaga pumuesto sa likod ni Bis. Gago, mukha kanyang alalay na batak. Tapos nagpapansin pa talaga. Umigsena pa nga, sa ganun siya nasanay kaurat. Gusto lagi nasa kanya yung atensyon, parang panganay na anak. At speaking of Igsena, ito na yung big reveal. At speaking of Igsena, nung birthday ng anak ni Walay, habang nagiinuman, umiyak to. At si Casper mismo nagbunyag. Nagkagulo ng mga oras na yon, pero di ko na lang sasabihin kung saan nga ba nag-ugat. Andun yung mga kasupat, lahat gulat na gulat. Grabe yung aura mo noon, walang makatibag sa'yo. Paano pagtapos mag-inom, biglang nag-iskandalo! O baka mag-rebat yan, kesa yung pag-iyak, tears of joy. Alam kong palabiro ka, MJ, kaya matik joke yan. Oo, walang masama sa pag-iyak, pero yung sa'yo, pangit no cap yung pag-iyak naging katatawanan. Min na crying Jordan! At kung alam mong di ko sisitahin, yung braces mong di mo na ulit pinadjust, lagot yan sa akin. Promise ya. Kasi simula nung kinabitan, daig niya pa, nagka-pobia. Paano? Takot na magpakita sa dentista, tangina. Tas tinerno ang panang Jordan shoes. Andrew in a cup. Pinor na pa ng Andrew in a cup. Oh, ay putangin naman, nawala ko. Ano ba yan? Kaya ulit na lang, ulit. Ay putangin na mo. Tinor na pa ng Andrew in a cup. Naka Jordan shoes. Andrew in a cup. Ano, puta, yung porma ang hypebeast ah. Kaya anong sasabihin mo sa akin? At least ako may pampabrace. Ikaw nga wala. Pambobong rason. Sige, mainis ka, ano? Bad trip ba? Alam mo naman pupuruan ko yung bibig mo, dapat nag-mouthpiece ka, tsaka meron pa. Yung classic na niya jacket, yung kulay green. Nicer! Pero yung nagsosot lang niyan, walang breeding. At kung ibebenta yung jacket mo sa cyper, 150 lang sagad na bidding. Pero tama na patawa, ngayong round 3, mabubura ka na sa history hanggang sa di ka na makilala halos. Igagapos, susunugin hanggang balat niya malapnos. Malapnos, isasapitin mabait, ibibitin pati warik, magiging makasaysayan ng iyong pagtatapos. Ngayon binaligtad tong si Mark Jan, mamakamatay parang si John Mark Ramos. O hindi mo yung kilala? Kapitbahay namin yon, yung nakikijumper, bobo. O, yung linya, nakonek ko pa. O diba, nice din? Teka, kapitbahay, jumper, linya, konek, tangina, taas ng bill! Pero seryoso, ako daw mag... Tapit ka, Tol. Pero seryoso, ako daw magsisilbi ng susi para makamit yung kampiyonatong matamis. Palpak ka dyan, iho. Isasapitin mo lang sa akin, inag-fest. Ngayon malalaglag ka rito. Pagkat walang puntos, mga tira mong padaples. Boto mong matatanggap ay zero. Kasi tinalo ka nga ng therapist. Kaya paano pa uubre ang chemo? Mismo, ako'y tumodo hanggang dulo. Binuhos ko yung best shot. O may mga batin na makalat, pero planado yun at set up. At kung magkatur na sumagad, malamang magulat ang lahat sa aking mga ilalahad. Kasi guess what? Kung merong fake joke, fake stutter at fake picon, pas tawag sa ginawa ko, fake walk! Ha! Ganun ako ka, predictable! Ha! Kaya sa mga nang maliit, lalo ka na, putang ina nyo! Alam kong sa finals, di nyo, putang ina nyo! Alam kong sa finals, di nyo ako inasahan. Pero nandito na at kukunin na yung kampiyonato aking papangalandakan kahit maging MJ na pandakdakan o sayawan pa yan. Wala nang chance na mag-advance pa ng mga moves to gas kaya mapa Michael Jackson o Michael Jordan yung kapalaran. Same lang because tonight is your last dance! Diba natin MJ? Mahinga natin! Sa pagpili mo ng angel, sablay ang pakay mo. Pasensya ka na, hindi kasi ako parang na binabastos yung mama ko palibasa di ka mahal ng nanay mo. Diba? Di ka mahal ng mama mo. Diba? Sakit, no? Di ka tinitira ng ulam. Pag uwi mo ng abet, maabutan mo siya, putang ina ng kukulam. Putang ina, mabuti, no? Sin
humak mo yung tanga. Yo! Sa mga di nakakaalam! Tago mo na yung candy ko. Tago mo na. Mga di nakakaalam! Sinabihan na kagad siya ng champion ni Atoms! At si Gago, tuwang-tuwa pa nga nun. Hindi ko alam kung maiinis ako o maaasar. Pero mas pinili ko maging mahinahon. Pinakalma ko sarili ko. At ako'y napaisip di naglaon. Kasi ba't ka maniniwala kay Atom si Mani... Panganon. Pinakalma ko sarili ko. At ako'y napaisip di naglaon. Kasi ba't ka maniniwala kay Atom si minamaliit ka nga nun? Pero Atom, halika! Bumaba ka ng Manila para isang karit at katay lang. Samahan mo to si Shanti, oh, tara! Tutal pares naman kayong maliit na bagay lang. Pero balik tayo kay Valenzuela Pride. Damn! Iti diamante ka rin? Nakanang iba to. Pwede nga dito, oh. Tingin nga ng kinang. Kinang ina mo! Pabibo to. Ano porket di ka Valenzuela, kakabilang ka na rin? Sinong niloko mo? Tsaka huwag mong iyayabang sa akin na diamante ka, ha? Gem nga, dinurog ko. Kaya paano siya ngayon uubra? Tsakmatik sa akin to si Bak. Anong panama ng diamante ng Valenzuela sa ginto ng Etibak? Ano, di ba tinalo ni Apex si Mot? Yun, pre. Oh, puro diamante yung naririnig. At napakasarap sa feeling nun na inapakapahan ko lang yung diamante nyo, ginawa kong stepping stone para makuha ko yung ring na matagal ko nang inaasam. At talagang tunay yan. At ikaw, huwag kang mag-alala, may bagay din naman sa yung ring. Yung pang 299. Pero change topic, pansin nyo ba? Nung round 1, sinabihan ko siya ng dark horse. Diba? Nung round 2, sinabihan ko siya ng champion. At ngayong round 3, sinabihan ko siya ng diamante. Sinabihan ko siya ng diamante, pero di yung compliment. Kaya nabuo to. Sinadya kong sabihin yung lahat para masaktan ka kasi alam mo sa sarili mo na yung sinabi ko hindi totoo. Pinipredict pa yung sinasabi ko. Ang unang dadaya na. Pero di ka talaga mananahan, pre, pag madaya ka. Ako sila nga. Kasi bakit? Dark Horse ka? Tunay kang champion? At tigit sa lahat, diamante ka ba? Hindi ka ganun. Dahil yung sinabi ko sa iyo ay selfie bars lang to. Kaya para sa akin lahat 'yon. Kasi ako yung tunay na Dark Horse. 'Di ba, Eds? 'Di ba? Alam mo 'yon. At kung usapang champion lang siya, Shanti, ginawa ko na 'yan nung 2021 pa lang. Ano? Mayabang na ba? Kulang pa yan. Meron pa akong sasabihin. Kasi kung hahanapin mo yung pagiging diamante ko, pinatunayan ko na yan kay Jim nung laban namin. Jim sa laban namin. Kaya ano pang dapat patunayan ko dito? Siguro wala na talaga. Dahil pinakita ko naman na sa inyo kung sino ba mas deserving sa aming dalawa. At ikaw, Shanti! Pasalamat ka, naging mabait pa ako. Kahit yung gigil ko apaw. Hindi ako na personal. Wala akong dinamay. Tanging balanse lang galaw. Hindi ko tinira yung mismong estilo mo. Alam mo yan. Kasi yun ay aking ayaw. At oo, wala kayong narinig abot sa Apex. Kasi di na to sisikata ng aring araw. Ito'y gante. Sa panadami mo kay Maddy, kay Makoy, at sa tatay ni Jericho. Tingnan mo, tumutungga na. Oo, naglabas ako ng kulang-kulang kasi sumusobra ka na. Ganun mag-rhyme, parehas mo, hindi marunong tumugma. Tapos, ito pare, freestyle lang to ah. Sa'yo, sumusobra ka na. Tapos tingnan nyo naman yung forma. Talagang kagalang-galang. Aldogs, dapat siya lang ginapos mo. Kasi naman yung walang kalaban-laban. Dahil laro ko to, tanga! Bawal dito yung puro putak!
Hindi ka makakasabay bobo sa mga linya kong pansalaksak! Harap-harapan bababuyin, harap-harapan sa asalpak! Hindi to tatawagin ka MJ kundi marunong kumaldag! Scene zone, reklusyon, versipiko 3, finals, maghingay tayong lahat para sa solid na laban na yun! Yeah, maraming salamat sa Luna Mare kay TV Bar para sa pagpapatuloy sa venue namin ngayon. Siyempre kay Sir Mark Yuson, maraming salamat. Tacoma PH, kay Pinkman, Chito Di Castro, from the streets, para sa malulupit na kuwa o mga pitek, tsaka sa mga video, lalo sa nag-document ng battle na to ngayon, Dogtown Records at MD La Cruz. So ito na. Ngayon, ang magkakambyon ay makakanagap ng 10,000 pesos! Siyempre, dalawang record, dalawang tracks na libreng record para sa Dogtown Records. Ang boto ng hurado, 7-0. Ang kampiyon ng Versipico 3, Scene Zone. Magigay tayo lahat para kay MJ Sharp para yung San Gian. Congrats, Zari. Tinupad niya yung usapan namin na walang damayan. Yun ang tunay na battle MC at tropa. Siyempre, shoutout siyempre sa girlfriend ko na sinuporta ako ngayon. Mahal na mahal kita palagi. Shoutout sa mga katrabaho ko kay madami to. Kay Kuya Carl, sa girlfriend niya. Kay Chef Ramon, kay Chef Roy, kay Ate Kim. Kay Kuya JB, kay Christian Garcia, kay Ate Sheila. Kay Kuya Angelo de Guzman, siyempre pati kay sa asawa niya. Sino pa ba? Kay Ma'am Rosette. Kay Ma'am Bunny, kay Sir Shea, kay Ma'am Josie, kay Tin. Madami to yan, kasi siya. Kay Tin, sino pa ba? Kay Tin, kay LJ, kay Melchor. Kay Irene, kay Ali. Kay Shaina May, siyempre. Tsaka sa mga tropa ko, kay PJ Beato, Michael Almanzor, Ernesto Aldea, John Rex Tindugan, siyempre sa Hendy, kay Shanti, siyempre, sa lahat ng Scene Zone, salamat kay Etz. Sa pamilya ko, siyempre, kay mama, pati kay Christian Celso, sa girlfriend niya, kay Julius, kay Ma'am Nessa, kanino pa ba, sino pa ba, di ko na siya shoutout. Sa mga inaanak ko, kay Shanti, siyempre, tsaka, yun lang, peace out, champion ulit. Yeah, congrats pare. Yo, congrats kay MJ, tangina, solid nun. Tsaka, shoutout ko lang ulit yung nag-sponsor ng app ko, kay Madam Mitch, MOE, Pero, Motus, tsaka sa girlfriend ko, salamat. Yo, AK, tumupahin 6-9. Solid na finals yun. Mabilis ang boto lang. Round 1 kay MJ. Round 2, MJ pa rin. Pero dalas dikit lang talaga sila. Round 3, Shanti G yan. Yo, TTC nga pala. Ay, round 1, binoto ko. Yung round 1 ni Shanti, okay naman. Pinaka maganda niyang lines yung... round 1 ni MJ muna. Round 1 ni MJ. Pinaka maganda niyang... lines, yung na-rebut niya yung kay Shanti, yung SG, Shanti G, yan, tapos si Silyang Gambit, kaya para sa akin, round 1 kay MJ, yun, round 2, ayos, dikit lang sila, pero lumamang si Shanti doon, tapos yung round 3, para sa akin, kay MJ yun, na-enjoy ka lang yung battle, din ako ng, cellphone. Yo, Pal Dogs, Yo, Pal Dogs, binato ko si MJ all 3 rounds, pero para sa akin yung round 3 nila dikit lang. Nag-takedown notes ako since championship to. Yun, round 1 ni Shanti, sabi niya doon, Kuya Wanlay, ano tamang kuya mo si Wanlay kasi susunod ka sinungaling. Tapos palyado parang Montero, since para sa akin pillar lines yun kasi hindi naman palyado yung Montero eh. Tapos yung nabingwit mo, Balena, daw si Aubrey, ayun yung sabi niya. Siya daw yung may shooter na umuubos ng mga SG. Pero ibang SG na to, sabi ni Shanti. Tapos, manahimik ka sa kuta mo na parang NPA. Siyempre, NPA nga, so, paiba-iba yon, no? Permanent address eh. Tapos, kay MJ, round 1 niya, dinamay mo pa si Aubrey, rebat niya to. Matagal na kaming tapos noon, kaya ikaw naman yung tatapusin ko ngayon. Tapos, dahil may nag-happy birthday, naghiyawang kanina sa likod, sabi niya, nagsasaya na sila, champion na kasi ako, sabi niya, malakas yan para sa akin. Cold bladder shot, pula at azul, kasi nga yung kay S at saka... okay din yun. Tapos Black Sheep, magugulat ka sa pwede kong gawin. Siyempre, Black Sheep nga. Tapos round 2 ni Shanti, Gian, Black Sheep daw siya, yung katawan mo pang baboy. Tapos sabi niya, TNT, palipat-lipat ng lugar.
Oh, tapos parang contradict na siya dun sa round 1 niya na NPA. Tapos pinapatalsik laway, kitang-kita sa live ba. Lakas din nun para sa akin. Yung finale parang barbecue, gutom din daw siya. Saktong nasa dulo yung taba at yung huli kong, yung huli yung makakain. Sabi niya ganun. Malakas din niya para sa akin. Round 2 na MJ, ba't ako maiinggit dun sa kuya ko? Eh proud siya. Proud nga ako na kapatid ko yon. Sabi niya ganun. Di marunong mag-rhyme, paano tutugma ang champion sa'yo? Tapos ni-numerate niya yon ni Shanti yung mga hindi tugmang linya ni ano ni Shanti. Tapos Shanti is that yung mamamatay ka din na dilata, sabi niya ganun. Okay din. Tapos yung kay Jericho na pagtatanggol niya, yon. Okay din yon. Tapos round 3 ni Shanti, kulang sa atensyon, parang panganay na anak. Para sa akin pillars yon kasi sometimes yung bunso talaga yung kulang sa atensyon eh. Kasi sila yung binibigyan. Tapos, starter sa Jordan shoes. Pareha sila ni MJ, nag-starter din ng round 3. Tapos, ano, fake walk daw yon kaya unpredictable siya, sabi ni Shanti Gian. Round 3 ni MJ, starter din siya kay Atoms, pero nabawi niya yon. Sabi niya, ba't ka maniniwala kay Atoms? Eh, minamaliit ka nun. Atoms, minamaliit. Tapos, huwag mong iyayabang na diamante ka. Yung gem nga, dinurog ko. Okay. Tapos, inapak-apakan yung diamante nyo, ginawa kong stepping stone. Pasok din, parang paano. Pasok din yung punchline niya doon. Tapos umamin siya na nag-freestyle siya. Since championship to, dapat hindi nag-freestyle. Then, Paldog, siya dapat yung ginapos mo kasi walang kalaban-laban. Bakit yung igagapos eh, wala nang laban. Yun, yo, Paldog, all 3 rounds, congrats kay MJ. Yun lang. Lopez, mabilis na lang. Boto ko dito sa finals. 2-1 para kay MJ. So, palinisan ng performance, all 3 rounds. Parehong makalat yung performance nila. Dahil pareho sila nauutal. Pero mas magandang, mas nadadala ni MJ lalo nung round 1. Yung may nagpalakpakan. Nasingitan niya ng freestyle na nagpapalakpakan kasi champion na siya. Malakas yun. So, sa round 1 ni Shanti Gian, malakas yung ibang SG. Si Silan Gambit, tapos Shanti Gian. Round 1 naman ni MJ, malakas dun yung Black Sheep, Dark Horse, walang kabayong laban. Tapos sa round 2, malakas din yung mga sulat ni Shanti Gian, pero mas malakas yung natabunan nung anong wordplay ni MJ dun sa including Barreto, Sariko yan, something na references. Tapos round 3, binigay ko yung kay Shanti Gian kasi palinisan nga ng performance, mas makalat yung kay MJ, pero nag-freestyle siya. Tapos nag-freestyle pa siya. Kumpara sa konti lang na dunges nung round 3 ni Shanti Gian. So yun, 1 and 2 kay MJ, round 3, close fight kay Shanti Gian. Congrats pa rin sa pareho. Shoutouts. Boto ko si MJ. 2-1. Yo, Nicola, under construction. Final scene zone, MJ versus Shanti Gian. Narinig nyo naman yung summarize ni Paldog, so sobrang laki ng nilamang ni MJ dahil sa pagiging ano niya, pangalawa niya. Nauna kasi si Shanti Gian eh. Nakapag-rebut siya ng yung mga malulupit na bars ni Shanti Gian. Malulupit na punchline niya, na-rebut ka agad ni MJ. Kaya all 3 rounds, MJ. Yo, Casper, binunod ko kasi si MJ prop sa laban na yun. Lakas ni Shanti Gian para sa akin, round 1. Ano, malakas din, malakas siya Shanti Gian noon, pero dahil siguro ano na rin, recency bias, kaya tas huli pa bumanat si MJ, kaya mas naging maganda yung ano niya, tas nakadagdag pa yung rebat. Siguro lalamang talaga ng punto sa ano, sa pagnagbilang ng punchline, ganun din sa round 2, halos ganun din. Tas sa round 3, naging makalat na yung performance ni MJ, tapos so tingin ko mas bagay ibigay yung kay Shanti Gian yung round 3. Kaya para sa akin kay MJ 1-2-3 Shanti. G, ako nga pala si 7K ang call out of the day. Olix, defame kalimbahin. Binoto ko MJ, ang score ko 2-1, first and second round, ako ni MJ yun. Third round, binigay ko kay Shanti Gian. First round, hindi ko natripan yung parang apektado si Shanti Gian sa kung anong tingin ni MJ sa kanya. Second round, kinain ng performance ni MJ sa Shanti Gian. Third round, kita naman na wala na yung returns ni MJ. Then yung returns ni Shanti Gian nandyan pa rin. So 2-1 para kay MJ.